Finally, we are done sa pag-register namin sa National ID sa SMR. Ito yung tatlong papel na ibibigay nila sa iyo once you are done. So ito yung pinakamahalaga. Hello everyone, welcome back to my channel. For this video, I will be sharing to you my journey on how I will be applying for the National ID. So yan, mag 3 a.m. pa lang aalis na kami para pumila dun sa mga walk-in sa SM Marikina. Tara, samahan niyo akong kumuha ng National ID for this day. We are now here at SM Marikina. It's around 3:20 a.m. And pagdating pa lang namin, nagtanong kami kung may listahan ba. So, ito yung listahan nila. So, dyan natin ilalagay yung name natin for the number. So, ayan siya. So, kami ay pang 30 sa listahan. So, madilim pa talaga. And yung mga tao nasa gilid na part lang sila since sarado pa naman yung SM Marikina. So, ayan. Madami ng tao around 3 a.m. As you can see, ayan, nakaupo lang din naman sila dyan. Maghihintay lang nung sasabihin ng guard. Bali, bumaba na yung guard para papilahin kami. Yung number na nakasulat dun sa listahan ng pagdating pa lang namin, yun lang yung number na pagkakasunod-sunod niya. Kapag pinapila na kayo ng guard, so kapag nakapila na tayo, according dun sa listahan na sinulatan natin pagkarating pa lang natin, papasokin na tayo ng guard. So time check, it's around 4 a.m. pa lang, so madilim pa din. Pasok na kami or pupunta na kami sa harap ng SM Marikina para dun kami pumila. So ayan, so sarado pa sa SM, pero meron kasi silang mga chairs na para sa mga pila. So ayan siya. So sunod-sunod pa rin naman. Ayan, nasabi ni Kuya yung pila magsira. Ayan, so ayan, nakaupo na ako dito. Ito yung chair for number 30. So we have 30-31. So time check, 7:90. Nagpapapasok na siya. Punta na kami ng third floor. 4:08 a.m. daw magbibigay sila ng form to fill up. As you can see, wala pa talagang open na and establishment sa loob ng mall. Ayan, since maaga pa naman. So, 7 a.m. kami naka-receive ng ticket. So, gladly I'm number 30. Ayan, pila ulit dito sa 24. Pero dito na talaga yung PSA. Si Kuya, siya yung nagbibigay ng form. Chine-check niya din yung ID kung valid pa yung ID niya. May na-accept na ID nito is primary ID. Okay lang na isa siya. Pero kapag secondary ID, kailangan dalawa yung nagagamitin natin. Also, they will be informing us na kapag taga Marikina ka and also Quezon City, acceptable kayo dito. Pero pag taga-Pasig, tapos medyo malayo na sa SM Marikina, no na po. So, ayan na yung form. Binibigay ni Kuya. Naibigyan ng form, chinit niya na yung ID. Tapos, nilalagay ng number yung application form. So, ito yung instruction. So, first, to be filled out, information of the applicants, ages 5 years old and above. Kasi lang yung form na ibibigay nila. Kaya dapat kapag nag-fill out tayo, better na check muna natin yung likod na part ng application para iwas. May mga part na optional naman. Be careful lang tayo sa mga details na ilalagay natin, especially sa mga address, kasi lalo na doon nila i-send yung National ID natin. So, ayan. Diyan ka nila mapupuntahin for the registration. Change check kasi nila yung mga details na nandun sa papel or dun sa form na binigay nila sa'yo. Change check din nila yung ID, tapos mag-fill out ka kung ano yung mga IDs na pinakita mo sa kanila. Ang screening, pipila ulit tayo para naman sa encoding. So, ayan yung mismong last process. So, encoding, also biometrics, and yung picture ng Irish natin.
Also, syempre, yung picture na rin ay ilalagay para sa ID natin. Finally, we are done sa pagre-register namin sa National ID sa SM Marikina. So, ito yung tatlong papel na ibibigay nila sa'yo once you are done. So, ito yung pinakamahalaga. Bale, ito yung transaction slip na tinatawag kapag i-claim nyo na yung Philippine ID or yung National ID. So, mayroon siyang barcode. Tapos, nandito yung registration center nyo, which is the Metro Manila, and your name. Tapos, yung transaction number nyo doon. So, yung information niya, so, ipapresent natin tong transaction slip na to para maklaim natin yung National ID. So, yun, electronic generated slip siya. So, piniprint nila to, binibigay nila sa'yo after mong matapos mag-register with them. So, ito yung huling-huling makukuha mo kapag katapos mo mag-register ng National ID. So, again, this is not the National ID yet, but ito yung gagamitin mo para maklaim mo. So, ako, sa side ko, since hindi naman ako laging nandito sa bahay, ang kukuha ng National ID ko will be my mother. So, I asked them kung paano mangyayari kapag gano'n, ang sabi naman nila, kailangan ko lang magbigay ng authorization letter and also Xerox ng ID ko para maklaim nila yung ID ko. So, kapag dumating dito yung ID ko, pwede maklaim ng mother ko kahit wala ako or kahit wala yung tao na yon. Pero yung permanent address or present address mo yung nakalagay doon, bale, doon nila isi-send yung National ID niya. Tapos, ito namang isa, ito yung pinilapan mo nung mga information mo. So, yan, chineck din naman. So, bale, ang process kasi, yung step 1, hindi naman siya ganun ka mahalaga kasi kahit wala kang step 1, like us, nag-walk-in kami, is makaka-proceed ka pa din para makapagpa-National ID. So, ito, nandito lahat yung details mo. So, yung instruction is nandito sa likod. So, ito yung mga instruction kung paano mo siya sasagutan. So, instead na kunwari, for gender, female or male. So, usually kasi nagkakamali yung mga tao kasi chine-check nila. So, sa National ID, you need to cross it out para masabi na you are a female or you are a male. So, ito namang flyers na to. Bali, ang nakalagay dito, ayan, yung mga information, yung mga dapat nating alamin regarding sa National ID. So, nabasa ko rin siya. So, yan, meron kasi, di ba, parang mag-iisip ka regarding your privacy. Pero yon, meron sila kasi nakasulat naman dito regarding dun sa ating information. So, yan. Kaya, I think safe pa rin talaga siya. So, another thing is the ito pala. Ito talagang barcode na to or itong slip na to. Mahalaga siya. So, baka kasi dumating yung time, pag dumating na yung National ID natin, is nalimutan na natin kung saan natin siya ilagay. So, I suggest, kahit yung mga taga PSA, sinasuggest nila na it's better for you to take a picture of this para at least meron kang copy na may papakita sa kanila kapag dumating na during your delivery of the National ID sa bahay. Again, we do not have the step 1. Pumila lang kami doon around 3:20 a.m. kasi hindi rin naman nila i-acknowledge yun and kailangan din kasi na i-encode yung mga details nyo. Kaya okay lang na wala tayong step 1. Agahan lang talaga natin. So, ayun. If you have any question, you may comment down below. Please hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na i-upload ko pang tutorials on how to get any thing. Thank you. So, yun. I will be ending this video for the National ID na kinuha namin sa SM Marikina here. And if you have any question, you can comment down below. Thank you so much for watching.